So ayun, nasa harapan na natin Beckman Venture 150. At maraming salamat kay Sir Roland. Nag-unlock na matest drive natin itong Venture 150. So ayun, let's go. So ayun tayo sa harapan guys. So ang etong Fecon Venture ADV150 is all LED na siya, harap, likod, lahat ng ilaw LED na siya. Tapos kinaganda dito guys, yung headlight niya is projector lamp na ano. Tapos yung daytime running light niya is ayan, may kilay. So napaka-forma. Tapos yung signal light siya ay naka-hazard siya. Ang ganda no, gumagalaw siya. So parang sa mga coaching luxury na saka yung mga minomodify sa motor, di ba? Kaya tapos yung kinaganda diyan, headlight niya nga is projector lamp. Ayun no. Kaya solid yan sa gabi, napakalakas. Tapos, ayan, naka-chin. Naka-chin na siya. So, mas pinagwapo pa. Then, eto guys, is makikita nyo lang dun sa luxury. May tatlo nga yan eh. Nakalimutan ko yung isa dun. Ayan, so, sa luxury nila, is may camera na siya. So, para siyang may dashcam. Ayan, tapos yung visor niya, eto, sobrang laki. Parang pang NMAX. Unlike dun sa ADV na medyo maliit. Then, na-adjust din siya. Ayan, so, pag hinatak nyo to, pakita ko sa inyo ha. Ayan, so, pag in-adjust nyo to guys, itong dalawa na to, may i-forward siya para ito sa inyo. So ayan, medyo inangat ko na, kaya medyo naangat na yung visor niya. So yung kinaganda dyan, pang ano kasi yan, pang sira ng hangin, saka pang ganda ng aerodynamics mo. So yung hangin is hindi tatama, direkto sa katawan mo. So ganoon lang, gaganoon siya. Tapos so, ang ganda rin ano niya guys, nung paint job niya. So itong test drive natin is glossy white. Tapos meron pa nito ano eh, yung red. Then meron din sila ng gray. So, alam ko magkakaroon nila ng black. So yan, makita nyo sa ibang branches nila. Tapos dito matte. Yan. Tapos dito parang ano, may texture siya eh, no? May texture siya. Tapos maganda rin yung quality ng fairings niya. Ito, kinakita naman dito sa fender. Tapos ayan, yung suspension nila is may jacket na rin. Yan yung kinaganda dyan. Tapos ayun yung cover para sa ilalim. Kaso sana is may butas yun para mas good for aerodynamics, no? Papasok lang hangin. Saka kinaganda doon, mas mapapalamig pa yung engine bay. So yan. So sana lang may butas yun. Maging grills na lang yun. Yun. Tapos yung fork niya, yan, may reflector. Then, gulong is dual sport tire. Then dito tayo sa likod guys. So yung taillight niya is LED na rin. So sobrang pogi. Kakaiba to sa lahat ng scooter na nakita natin. So yung taillight niya is may hawig sa logo ni Captain America ba to or Wonder Woman. So parang ganyan, may hawig siya sa dyan. Tapos ayan, Favinga, so parang Venture. Ganyan. Then, ito yung rear fender niya. Tapos signal lights, LED rin, ang ganda. Plate light, LED rin. Tapos may reflector, plate holder, yan. Tapos dito, may camera din dapat dito. Dun sa mga luxury, yung sa luxury. Ito kasi standard version ba ito eh. So yung luxury version niya, magkakaroon ng camera dito. So, astig, no? Sa intro rin yung ano, yung gulong dual sport. Then yung napakalaking muffler, ayan. So sobrang lupet. So dito naman tayo sa panel gauge siya, guys. So yung panel gauge niya is 7 inch. So ang lupet niyo, parang ano sa mga kotse, 'di ba? 7 inch yung mga display nilang ganyan. So ito signal lights, naka hazard. Then ABS, so mawawala yan pag pina-under mo na. Tapos dito tayo sa lob is ito pa pala pang high beam. Ayan, high beam. Then ayan, key detector. Tapos may neutral. So yung neutral to guys, meron lang ata to sa luxury version, sa isang version. Ito standard version nga to. So parang ang siguro to is ADV no, na neutral siya. So ang angas nun. Then temperature, yan yung sa ilaw, nakabukas yung ilaw natin. Then may clock siya. Tapos RPM, so may RPM indicator siya. So lupet, digital din. Then fuel meter, yung digital. All digital siya. So ang ganda ng ilaw niya guys. So yun no, parang ano talaga siya eh. Ang sarap titigan.
saka magandang liwanag niya. Then speedometer, tapos temperature, engine temperature, ayan. Tapos dito trip A odometer, ayan. So ayun lang, tapos may pindutan dito, guys. Ayan. So magpapalit-palit ka diyan, ayan, trip A, trip B. So magse-set ka ng time dito rin ata, ayan. So, unti pa lang tatakbo, no? 601 kilometers. Lupit, hindi pa rin sabag na sabag to. Mas kailangan ito, guys, may cover siya. Kaya kahit medyo may sinag yung araw, may bubong siya, ayan. Medyo mahaba din. Tapos, dahil nga adventure scooter to, syempre, naka-naked handlebar to, naka-fat bar, oh, ganda, oh. Tapos, eto, aftermarket na to na, sir, kasi nag-lifter na siya, ayan. So, pinalitan na. So, dito tayo sa left side, so, grip pa rin. Then yung lock, then adjustable na ano, brake lever. So ang angas niyan. Then ang kinaganda dito, guys, is yung side mirror. Ang lapad nun ng bakal niya, no. So mas bulky, mas macho tignan. So ang laki ng side mirror niya. Ayun, no. Oh, laki. Then sa lights, high beam low beam, may passing light na rin siya. Yung kinaganda yung passing light. Then signal lights at busina. Ang lakas ng busina niya. Then dito tayo sa right side, ito yung grip, eh yung throttle, ayan. Then, brake lever na adjustable, hazard light, ayan. Tapos, engine stop, so dito. Tapos, may patayan pa ng ilaw. So goods to, pag maliwala, nakakatipid ka ng battery, no. Tapos, push start, ayan. Tignan natin yung push start. Yan. So yung push start niya is, medyo maingay-ingay pa. So wala pa siya, ano, yung smart engine. Yung pang start niya na matahimik. So dito naman tayo sa bandang baba, guys. So dito sa gitna is meron charging port. Tingnan natin, ayan. So kable na lang kailangan mo, no. Ang ganda, may charging port, pang long drive talaga. Then dito sa secret pocket, push mo lang, then tsaran. Kasya naman dito, guys, yung ano, normal na cellphone na laki. Eh sakto yung cellphone ko dito, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Nagkasya naman. Kinagano dito, guys, is meron siyang cigarette lighter, eh, no? Kunin natin. So, sa mga may lumagyosi dyan, yung mga napapagod sa biyahe, mga nagpapahinga, para matanggalin to. Ayan. Ito. O, oh, diba? May pansin din ng yosi. Ang lupit, eh, no? Supportado sa bisyo. So, astig din ito si Venture 150. Then, dito, guys, is yung dilaw na yun, guys, is para sa kickstart. So, may switch dito para kung gusto mo, kunyari, ayaw mo na namamatay yung makina mo pag sinaside stand, is ay kickstart. So, pag sinaside stand siya, to para sa side stand to, eh, yung yellow na to. So pag ayaw mo na namamatay siya pag sinaside stand, is i-unlock mo siya tulad nyan. Then pag nakalock, hindi ata siya mamatay. So testing natin. So ngayon na nalagay doon sa lock. So testing natin kung mamatay. Hindi, di ba? So ngayon, ilagay natin dun sa unlock. Baba natin. Diba? Astig, namatay. So yun yung kinaganda dyan. So para kunyari, nag-adventure ka, ayaw mo nang mabababa yung side stand mo, tapos mamatay. So kung ayaw mo nang ganun, yun, ano mo siya, ilagay mo siya sa lock. So para kahit mabababa siya, kunyari, biglaan ka na tumitigil, so good siya. Tapos guys, yung red button naman dun, is pang shutdown, total shutdown ng motor. So once na kinlose mo yan, mamatay ng motor. Tingnan nyo, ha. Hindi ko makapa. Wait lang, kakapain ko lang, ha. Ayan, mamatay yan, ha. Tingnan nyo. Ayun, shutdown na siya. So kahit anong gawin mo, kahit anong susi mo dyan, hindi na siya mag-i-start. So goods to pag matagal mo tatambak yung motor mo. So hindi mo na kailangan tanggalin yung battery, 'di ba? So hindi siya madidiskarga. So yun yung kinaganda yan, 'di ba? Lupit. Parang ito pa lang ata yung scooter ng 150 na mayroong mga ganyang switches, no. Ang laking tulong. And guys, tapos dito sa switch nito, is wala na dito yung parang sa NMAX sa ADV na may pindutan nung as yung seat saka nung gas tank. So andito na siya lahat sa ignition. So pihitin na natin dito, ayan. Pakita ko sa inyo. Then push lang na matagal. Tagal. Ayaw. Ayun, babawon pala. Oo nga, binawon ko na, sir, eh. Ayan. Medyo kasi
Papakadali mo lang yung susi. Hindi. Ah, nag-stock lang pala. Nag-stock yan talaga pag medyo bago pa eh. Ayan, so kinagana dito guys, ang fuel tank capacity nito is 9.3 liters, no? So grabe. Para sa 150cc siya na pinakamalaki. So pwede pa ata dun patong takip, no? So ang angas. So ang laki pa ng space dito, oh. Luwag, ha? Ah. So nag-stock lang. So tapos guys, ito nga pa lang si Fecon Venture 150 is averaging ng 41 km per liter. So, di ba? Ang laki na tank capacity, ang tipid pa. Then dito mapag sa seat. Check natin na. Pupush natin dito. Yun. So, may narinig yung clicking sound. So, yan yung seat natin. Yan. So, pangit nandito is wala siyang spring na support para hindi siya babagsak. Pero ang ganda dito, naisasandal naman siya dun sa handlebar. So, ayan, medyo may okay dito ang helmet. So, sabi nila, kasha dito is yung half face lang. Nutshell, saka yung mga small size na helmet. So, nakadepende sa brand lang helmet. So, yung mga maliliit na helmet, kasha dyan. Ayan. So, ito na, nasa around na to guys eh. 20 to 21 liters lang. So, goods na rin para may lagayan ka pa rin ng mga pinamili mo, mga gamit mo, di ba? Yan. So, ito ang linis niya, no? Ang linis niya tignan. So, very neat yung loob. Tapos, kinaganito dito, guys, is yung grab bar mo. Is, rekta na siya, bracket na. So, ayan. Kabita na siya ng top box. So, hindi mo na kailangan mag-modify o bumili ng top box ng ibang brand. Tapos, mo-modify. So, nilagay na na, binonus na nila sa iyan. So, yung kinaganda yan. Ayan, tapos, ito yung footboard niya, guys. So, pwede siyang, ayan. So, yung relax lang, tapos yung pang-cruising. Ayan. So, dalawa siya. Dalawa pwede mong gawin dito. Para pag medyo nangangawit ka na, pwede mo yung ganyan. So, medyo malaki pa ako, kaya hindi kasha. Size 12 yung pa ako. Kaya medyo alanganin na. Ayan. So, ganyan siya. Size ng gulong sa harap is 110, 80, 14. So, size 14 ng rim ng harap. Tapos, disc brake na. Ayan, dual pot caliper. Then, ABS na siya kasi dual channel ABS siya. So sa likod is ABS din. Size ng gulong sa likod is 130 by 70, 13 yan. So 13 yung rim sa yung size ng mugs. Then this brake, single pot caliper pero malaki siya at ABS. So yan kinaganda yan guys. Naka dual sport tire na CST. So branded talaga ano yung nilagay. Then ayan yung shock niya, dalawa. So syempre adventure scooter kaya dalas. Ayan napakalaki niyang muffler. So hindi ko lang po ito talaga yung laki niya or heat guard. Feeling ko heat guard lang siya. So ayan. Then ito yung decals siya guys. Sobrang angas din ng ADV150. So may design ng gulong. So pang adventure talaga, pang trek yung nilagay nila dyan. Then may stripes dyan. So napakaganda. Then yung fairings niya, ang ganda ng design. Ayan. May ganyan-ganyan pa. Then ito yung tapakan ng angkas mo. So ayan. So, hindi siya masyado nakadikit. Medyo nakaangat siya. So, okay lang naman yan. Then, yung decals dito. Yan. Sobrang lupit, no? Then, syempre, may radiator. Kasi, ito ay liquid-cooled. So, yan. Kinaganda niya, liquid-cooled na siya. Hindi siya mabilis mag-init. So, dito sa kabilang side, same pa rin makikita nyo. So, andyan yung secret box. Then, yung decals na napaka-forma. Yung fairings na napakaganda ng quality. Yan, tapakan niya ang angkas. Then, side stand. So, may kill switch sa side stand. Then, center stand. Ang ganda ng tapang center stand niya, guys. Hawig siya sa Aerox, yun yung bilog, di ba? Then, CVT niya, eto. Tapos, airbox. Yan. So, ang cute ng airbox niya, no? Medyo manipis lang. Unlike sa iba na sobrang bulky. So, yung CVT niya, guys, is parang sa, ano? Yamaha ata. Parang cover lang itong plastic. Yun, no? Kasi meron pang tanggalan doon sa loob eh. Then engine displacement ito guys is 150cc, 4 valves, single overhead cam, single cylinder. Ayan. So kinaganda dito yung advantage nya talaga sa ADV is 4 valves na siya unlike sa ADV na 2 valves. Kaya arangkada wise talaga to. So goods na goods, saka pang top speedan talaga to. So kinaganda pa ito is mabigat din siya kasi kaya okay din dito yung mga big man kasi ang ano to is 150 dry weight niya. Yan. Then yung seat height niya is 775 mm. Kaya kahit 5'3", 5'4", ka, abot pa yan. Ako 5'8", so testing natin mamaya. Kunting kayad na rin. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano tsura na sa akin ng pag 5'8".
So ayan, pag 5'8 guys, parehong tiptoe yung paa. So kita kita yung tiptoe, sa kabila ng tiptoe. Tapos medyo mabigat nga siya. Ramdam mo yung bigat niya, kasi 150 kilogram. Pero relax naman siya, so medyo may spacer lang siya dito, kaya mas relax yung pag-awak sa manipulo. Tapos guys, ito pa nga pala isa sa pinagmamalakan ni Fecon sa Venture 150 nila is itong keyless na susi nila. So bakit? Kasi once na nag-avail ka sa kanila ito, kahit installment daw, is dalawa na yung makukuha mong keyless na susi. Ito yun, diba? Ang lupit, duplicate mo keyless, saka nasa iyo na talaga. So dati kasi iba, kailangan ma-fully paid mo pa bago mo ko yung duplicate sa kasa. So pakita ko sa inyo guys, meron tatlong button dito. So ito yung unlock. So ayan. Ayan, unlock. Tapos, pag nilock mo rin to, is mag-a-alarm siya. Then, ito yung answer box. Kunyari, malaking parking lot. Kalimutan mo saan mag-park. May answer box siya. Ayan. Diba? May answer box siya. Tapos, kailangan dito guys, is parang kotse. Nakikita nyo yung nasa gitna na yan. Pag hinold nyo na matagal yan, pakinggan nyo to guys, ha? Mag-click yan, mag-o-open yan. You know? Diba? Ang lupit. Parang kotse. Yun, ang bigat talaga yung sila niya eh. Parang kotse siya guys. So, yun yung kinaganda dito. Tapos kinaganda pa dito guys is, eto ha, pakita ko sa inyo ha. Pag pinindot mo to, ayan. So, pagka pinindot mo nun, so ito yung makita mo, susi. Ang lupit. So, para sa susi na yan? Para sa, dito, sa seat. So, dito may susian dito. Ayan, lupit no. Napakadaming sikreto ng Venture na to. So ayan, basta dyan. So para dito rin siya sa seat. So ang lapit, diba? May secret pa yung susi natin, diba? Angas. So ngayon, test drive na natin. Yan guys, so ngayon sasakyan na natin bago umulan. Sasakyan na natin itong Fecon ADV. So yung susi andito na, para hindi mahuli kasi agihaging panas ng tayo. So sakyan na natin. Yeah. Yun, ang lambot ng ano, nung silya. So, para kanina na sumakay sa ADV. Yan. So, ano ito, brand wars tayo, no? So, on na natin. Yun. Ang ganda, no? Blue na blue. So, start na natin. Buksan na natin ilaw para pang mayaman. Yun. So, tingnan natin yung torque na pinagmamalaki nila. Ayun, meron yung sipa. May sipa nga. Ang lupit. So yung handling niya, ang ganda eh. Pagligo ko. Oh, di ba? Angas. Sobrang ganda nito. May ano talaga siya, arangkada. So compare sa N-Max ng tropa ko na magagamit ko, stock din yun ha. Mas ano to, mas malakas arangkada ha. So tatest natin sa malayo. Ang ganda guys, no? Ang ganda ng ano niya, ng panel gauge shock. Oh, maganda yung front shock. Kasi yung rear shock naman is matatesting mo talaga kung may angkas ka. Diba? Ang tahimik niya. Grabe. Sa bako. Ang ganda. Testing ko lang, sir. Oh, walang side sa malaking humps. Malaking humps. Boom. So, mukhang bibilisan na lang natin to kasi ay, ang itim. Tignan niyo langit. Grabe. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Ang lambot ng silya niya guys. Then, relax yung legroom. Ayan. So, alam natin. Malaki yung legroom nito. Siyempre. Ang ganda niya. Sa kamagan na itunog ng makin at pipe, hindi maingay. Hindi ganun. Alam mo, hindi yung masakit sa tayo na maingay. Ayan. Parang, oh, ang sarap niya rev, diba? Ganun. So, ano, ambun-ambun na. Grabe, panira naman ang rev dito. Sama ko pa naman ang bebe ko. So, dito tayo sa Kainta Rizal. Ay, Taytay na pala to. Taytay Rizal. Yung ganda ng Taytay Rizal. Ito sa May Valley. Sabi sa Starbucks. So, ito testing natin yung harurot to. Ang sarap gamit. Ito sana rinig yan, ano? Yung rinig yung makina niya dito sa, ano? Yung tambucho niya. Oh, shit. Umuulan. Grabe, umuulan, buddy.
Tuloy lang. Ayan o, ang lupat. Woo! Tuloy lang natin. Ang maganda ng hatak na guys. Bravo. Woo! So balik ka tayo siyempre, ang ulan eh. So maganda yung handling niya. At maganda yung cellphone ko kasi kahit umuulan. Umuulan na. Huwag niya ko kayo kay love. Diba? Yun eh. Ang lupot. Ang ganda niya yung drive guys. So eh, wala ko sabi. Ang ganda talaga. At ang lakas ng torque niya. Yung torque niya may kukumpara niya sa Aerox. Diba? Kasi natawin na ako ng Aerox ADV. Pero hindi ganito kalakas yung arangkada niya. Paano pa pag pinanag-group mo CVT nito? Oo, nagpalit ko ng ano, CVT. So guys, yung CVT nito yung mga parts ito is marami na mabukasukat sa mga Japanese brands. So yan, so hindi tayo mahirapan. So hindi ko confirm kung GY16 to since China siya. So natin makonfirm lang. Yan. Pero para sa ano, 138,000 to ha. Para sa 138,000, yung nakita yung mga specs kanina. So sobrang lupit nito. Diba? Sobrang lupit. Ang lupit. Ayan. So basa na tayo. Pagod tayo kay Bebe. Tapos sa boyfriend ko. Woo! Buto na doon extra. So sir, maraming salamat kay Sir Roland sa magpapara mo itong Falcon Venture 150. Ayan, basa na tayo, grabe. Pahingan na tayo. Check natin yung phone. Kung okay pa. Ayan, nag-umbush yung camera ko. Pero goods pa din. So ayan. So ayun guys, dahil maulan na, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. So ayan yung IPM, no? Oo. Oh. So ramdam mo talaga yung power guys. Para sa 138,000 natin yung specs. Goods na goods, yung makina niya, goods na goods. So ayan, maraming salamat guys. Peace, bye!